So, ilalagay ko na lang dyan sa screen actually yung aking mga nakuha na yan. Yun yung pagkakaiba ng before. Tunay na tunay. Apakagaling. Hi mga kamoms! Good afternoon! My name is Aya and yes, ako'y nagbabalik sa panibagong skincare video. And sana huwag kayong magsawa sa mga sinishare kong mga videos na ganito. Kasi alam nyo, gusto ko lang naman talagang makapag-share, makapagbigay ng tulong, information, lalong-lalo na sa mga legit, mga trusted, and mga effective na skincare products sa inyo. Most especially kung katulad ko kayo na sometimes may pinagdadaanan sa kanilang mga balat, diba? And dito sa channel ko, Mamshi, kung kayo ay talagang naghahanap ng self-motivation, self-acceptance, pang-skincare, self-care routine, or mga skincare videos, ay very welcome na welcome kayo dito sa channel ko, mga kamamshis. Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay. Ayun na nga, another product na naman ng RDL yung pag-uusapan natin. But this time, I know meron na kayong idea kung anong RDL ito, mga kamamshi. So, ito yung number one nila. And buti na lang hindi ko tinapon yung karton or yung kaha kasi gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung complete package niya kapag bibilhin niyo siya. So, ito yung Baby Face Astringent Solution Care number one. Diba? Na-review ko na yung number three. Tapos, na-review ko na din yung cleanser nila or yung Baby Face cleanser. And ilalagay ko na lang yung links nila sa description box sa mga hindi pa po nakakapanood. Ayun, in fact, na-mention ko na sa inyo, Mamshi, kung ano yung pagkakaiba-iba nung tatlo. Pero sige, ulitin ko na lang dito sa video natin na to. So, yung number one is for maintenance. Pinapasmooth niya yung skin mo and at the same time, it lightens the skin. Number two is for skin lightening din siya. Number three is for dark spots and anti-aging solution siya. And nakadepende yan sa needs ng skin mo kung ano yung kailangan niya talaga sa pagpili or tamang pagpili nang gagamitin yung RDL solution. Yun, compared doon sa number 3 na na-share ko sa inyo lately, yung kumbaga ingredients na meron doon sa RDL number 3 ay yung hydroquinone at saka yung tretinoin. So ngayon naman, yung RDL number 1 natin, yung pinakadalawa sa ingredients niya ay yung allantoin at saka yung salicylic acid. So yung dalawang ingredients na yun, Mamshi, talagang nakaka-exfoliate siya, nakakatulong siya para matanggal yung mga dead skin cells mo and ma-reveal yung bagong skin mo para pumuti and mas makinis yung iyong skin. So, ganon ang ginagawa ni number one. Natatandaan nyo ba, Mamshi, yung peklat na shinare ko sa inyo before? Nung napaso ako, di ba, na-share ko naman sa lagi akong open sa inyo, lagi akong transparent sa inyo, most especially sa mga pinagdadaanan ko sa skin ko, di ba? Sinishare ko yan sa inyo and parang nagiging series na nga siya eh, Mamshi, yung vlog natin kasi kumbaga gusto ko connect-connect lahat yung video natin. So, dapat panoorin nyo, Mamshi, kung bago kayo sa channel ko, manood mo na kayo ng mga ibang mga videos ko kasi mamaya baka may mag-comment na naman, may magalit na naman sa akin, di ba? Sa mga bagong isinishare kong mga product. Actually, mga kamams, may history ito kaya balikan nyo na lang yung mga ibang videos ko. So, ayun, 2 weeks ago or magti 3 weeks ago na yata yon na napaso ako. And then, yung vlog na yan, ilalagay ko yan sa screen mga kamams para makita ninyo. And dito na lang ako magbe-base, Mamshi, and dito ko na din kukunin yung video para makita nyo dyan. Baka mag-doubt kayo na kung picture yung ilalagay ko kasi yung picture, diba, na-edit yon mga kamams. So this time, yung video mismo na yan na sinishare ko sa inyo yung peklat ko, dyan mismo fresh na fresh pa yung pasok ko na yan. Actually, nag-start na ako dyan. So May 22, nag-start na ako dyan na mag-apply ng RDL number 1. So, pang 5th day ko na yan, in fact. And, ayun. So, ngayon ay June 2. June 2 ba ngayon? Hindi ngayon June 2, Mamshi. So, June 6 pala. So, pang 22nd day ko na or pang 21 day ko na ngayon sa pag-a-apply ko consistently sa aking mga peklat. And tignan nyo, Mamshi, ngayon yung naging resulta nito sa pag-a-apply ko sa aking mga paso. Ayan siya, Mamshi, yung ating peklat. Nakakaloka, diba? Apakagaling talaga. Tunay na tunay, apakagaling. Napakalaki kasi nito, Mamshi. Kumbaga, nasaktan talaga yung skin ko kasi sobrang sakit talaga nung plancha, Mamshi, na nakapaso sa akin. Ang init-init talaga. Muntik nang nalapnos yung
yung skin ko. Kaya medyo ganyan pa siya. Hindi pa siya gaano talaga na nag-fade. But honestly speaking, medyo lumiit na yung, kumbaga, yung size niya. Tsaka ang bilis nito na nabalatan nung ginagamit ko yung RDL. So, dati ganito siya kalaki. So, ngayon ay mas lumiit na siya. Dito na lang kayo mag-focus, ma'amshi, doon sa mga bagong peklat natin or mga bagong paso natin na naging less visible. Yan, yun yung pagkakaiba ng before and after video. So, ilalagay ko na lang dyan sa screen actually yung aking mga nakuha na mga clips before. So, dyan na lang tayo magbe-base. So, hindi ako naging consistent sa pagbe-video, mga kamamshis, kasi alam nyo naman ako, diba, working mom. Kaya, pag minsan, pasensya na kung hindi ko man makareer yung pag-film sa, alam nyo, pag-a-apply or application ko ng mga products. But, I tried my best para ma-film yung paggamit ko ng mga products para may ma-share sa inyo. So, ilalagay ko na lang dyan yung mga clips na nakuhanan ko sa pag-a-apply ko, pang ilang days ko na, ganyan. Doon sa 21 days na yon, mamshi, ay naging consistent ako at saka twice a day ko siyang ginagamit. Hindi lang doon sa face ko, pati na din dito, of course, sa aking mga pekla. Yun. Since proven na yung sa melasma, gusto ko lang talagang mag-focus ganyan sa mga pekla. Medyo nag-doubt ako kung sa scar is pupwede ba siya. Kaya ko naman din siya trinay. And para na rin ma-share sa inyo na yes, talagang effective ang RDL solution. And most especially, yun nga, yung number one solution para sa mga scars or sa inyong mga dark spots. Hindi ko nga din alam kung blessing in disguise ba na napaso ako. Kasi nga, hindi ko na alam kung paano ko pa ma-justify sa inyo si RDL solution number one. So sabi ko this time, since si number one is for lightening solution, so why not itry ko siya doon sa mga peklat ko, diba? So, ayun, tuturuan ko kayo, mga kamamsh, this time kung papaaning tamang paggamit ng RDL solution. So, this is applied for number 1 to number 3 na RDL solution. Most especially sa pag-a-apply nyo sa mukha and sa gusto nyong magamot or gusto nyong masolusyonan, diba, sa skin ninyo. So, napakadali lang naman kasi kung sanay kayo mag-skincare, ayan, yung paglalagay nyo ng toner, ganun na ganun din lang, mamshi. Napakasimple lang. So, ayan, number 1 ay, of course, gagamit kayo ng cotton balls or kung meron kayong cotton dust, mas okay yon. Yung cotton dust, hindi siya tumitikwas, mamshi. Hindi katulad ng mga cotton balls. Small amount lang ang kailangan natin sa RDL solution, mga kamamsh. Actually, dalawang, ayun, bagsakan lang, okay na siya. Hindi kailangan na basang-basa yung cotton kapag i-apply nyo siya sa mukha ninyo. Tapos, ayun, pag gagamitin mo siya sa mukha, yung suggestion nila is dab-dab lang. Most especially kung meron kang sensitive skin. Pero, ako, honestly speaking, hindi lang dab-dab yung ginagawa ko. Actually, pahid talaga. At saka isa pa, napapakiramdaman mo naman yan na ikaw mismo na may skin. Kasi kung nafe-feel mo na alang hapdi niya, ba diba? So parang gano'n, hindi mo na siya ipapahid ng gano'n. Tsaka hindi siya for all over the face. Hindi siya pwedeng ilagay dito sa area na to ng mukha kasi dito napaka-sensitive ng skin natin na yan. And then, hindi din siya pwede dito, mamshi, dito sa side na to ng nose natin. I know, marami tayong mga nakaipon dyan ng mga kayamanan, mga blackheads, mga whiteheads. Pero, as much as possible, wag niyong i-focus dito sa side na to ng nose natin kasi sa experience ko, mamshi, nasusugat siya talaga mahapdi. So, iniiwasan ko na mailagay siya dito sa area na to and at the same time dito sa upper lip natin. So, iwasan nyo yung mailagay siya dyan sa mga areas na nabanggit ko kasi nagkakaroon siya ng dryness. And then, ayun, once na na-i-apply nyo na siya doon, nabubulol ako. Once na na-i-apply nyo na siya doon sa inyong face, maghintay muna kayo ng mga ilang seconds. Hintayin nyo na muna na ma-absorb siya ng skin ninyo. Huwag yung basa nyo ilalagay yung moisturizer. So, ito ay applicable lang naman, mamshi, sa mga gumagamit ng moisturizer. But, I highly suggest na gumamit kayo ng moisturizer. Kasi, alam nyo ba, yung astringent, mga kamamsh, ay alcohol. Nagko-contain siya ng high percentage ng alcohol. So, ibig sabihin, nakaka-dry siya ng skin. Siyempre, kapag nag-dry yung skin mo, may tendency na masugat ka. Kaya, ayun, always be careful kapag astringent yung ginagamit nyo kasi mas special yung treatment niya kaysa sa mga normal na toners na ginagamit natin sa skincare natin. And then, ayun, after natin na may apply yung moisturizer natin, syempre mag-wait ulit tayo ng mga siguro 1 or 2 minutes before siya ma-absorb ng skin natin.
bago tayo maglagay ng sunscreen. Kasi nga, di ba, na-exfoliate yung skin natin. Direkta yung UVA tsaka UVB dun sa skin natin or dun sa nilalabas niya new skin natin. So, kailangan talaga natin siyang protektahan para makaiwas tayo sa mga skin cancer and makaiwas tayo sa mga hyperpigmentation, ganyan. Tapos, hindi siya pwede sa mga below 12 years old. Yung 12 years old kasi parang feeling ko bata pa siya, ma'am. She, nasa elementary pa yun eh. So, feeling ko yung mga ganyan na mga edad ay mga pang baby skincare lang. And then, hindi din siya pwede for lactating moms and yun, pregnant women. Although, binabasa ko before, nung buntis ako yung kelly.com, yung about mommies, kasi mahilig ako magbasa ng mga blogs. And nabasa ko doon na wala naman na diferensya gumamit ng mga ganitong skincare kasi napaka-konting difference lang naman yung nanonood sa skin natin and hindi siya kaka-affect doon sa baby. But, ayun, kung gusto nyo mag-ingat, diba, tsaka makaiwan na may mangyari na hindi maganda sa inyo tsaka sa baby is iwasan nyo na lang. Dito naman tayo sa sugat natin or dito sa ating peklat, mga kamamsh. Napakadali lang din actually. So, kung meron kayong fresh aloe vera sa bahay ninyo, kasi makakatulong din talaga yun eh. Lalong-lalo na kapag burnt skin or nasunog, sabi na natin. Pero, honestly speaking, pwede na din yung soothing gel, mga kamamsh. Ina-apply ko lang siya twice a day dito sa aking peklat. And after ko siyang may apply, ay naglalagay ako ng soothing gel. Kaya, I can truly say na hindi lang for melasma treatment itong si RDL. Talagang para sa akin is napatunayan niya talaga na nakaka-erase din siya ng mga dark spots and sometimes yung mga peklat. Sometimes kasi nga hindi niya naman to natanggal ng over-over. So ayun mga kamam, sana ay makatulong ulit itong video na to lalong-lalo sa mga nagde-decide kung anong mga skincare na pwede nilang gamitin. And at the same time, affordable din pala to, ma'am. Hindi ko alam kung nasa 150 pesos lang yata to sa Watsons. And dito naman sa Spain ay nasa 7 euros yata siya or 8 euros. Yun yung pagkakatanda ko ha, na pagkakabili ko sa kanya. So, ayun. Maraming salamat ulit sa inyong panonood, mga kamams. I hope you subscribe to my channel and I will see you again in my next video.